Welcome to my channel. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-dreamer. Umpisa na tayo. Andito po tayo ngayon, mga ka-dreamer, sa Manila Polo Club Townhouse. Andito tayo ngayon para maglagay ng lock net sa gutter. Shoutout nga pala sa kasama natin dito, si Maki at saka si Greg. Kasama natin na maglalagay ng black net sa gutter. Ito yung magiging proteksyon sa mga debris, mga dahon, yung mga lumalaglag na mga dahon. Eh, pag wala kasi yung black net, diretso yan doon sa gutter natin. Babara sa mga downspout. Magkukos ng overflow. Pag nabara ng downspout, mag-overflow ang gutter. Isa pa rin dyan ay pag nababad yung mga dahon, yung mga debris na yan doon sa gutter, kapag matagalan yan at hindi nalinis agad, ako po kakalawangin ang ating mga gutter. Ito na ngayon ang solusyon ng black net. Yan ang aming nilalagay dito sa ibabaw ng gutter. Bali, dalawa yan, may strap yan doon sa labi ng gutter sa labas. Ayan, makikita nyo itong nilalagay ng mga kasamahan ko nandito sa ibabaw, may strap yan na ipit doon sa mismong black net sa labas sa gutter. May ipit din siya doon sa laylayan ng hero na black net. Yan, dalawa siya, mga ka-dreamer, sa labas at sa loob may ipit yan. Ang gamit pala namin na fastening dito ay ang Wapertex na ginagamitan ng adapter. Ito, yan, makikita nyo. Ang adapter na Philips screw adapter ginagamit namin. Ayan. Ito, kakakabit lang namin itong nasa bandang itaas na to. Kikita nyo, may mga dahon na. Oh. Yan. Ayan, oh. Oh. Saglit lang, mayroon na. Ayong nasa dulo, hindi pa yun. Mapuno kasi dito, maraming puno, mga ka-dreamer. Ayan, ingat tayo. Medyo malakas kasi ang hangin din. Ito yung mga nakabit namin. Kapag meron na kasi ito, hindi na kayo mahihirapan maglinis. Ayan. Madali na siyang mawalis. O kung may vacuum man kayo, pwede nyo i-vacuum. Kung wala naman, walis lang. Tapos lagayan ng basura yung black na plastic. Makukuha nyo na ang mga debris ng ating gutter. Ayan. Shoutout sa mga kasama ko rin dito, kay Robert, kay Wilbert, Kuya Jason, at marami pa kami dito sa taas. Ayan. Talaga namang tinaga namin ito hanggang doon sa dulo. Medyo malawa kasi itong townhouse ng Manila Polo Club. Itong townhouse na to, mula unit 1 hanggang unit 40 sa dulo. Kaya nahirapan rin kami sa gabal pa ang panahon pagka siyempre maulan, bawal kayo gumawa sa taas. Ayan o, ang dami mga dahon. Kailangan lang natin may kwan tayo, may walis, panglinis. Ayan, bali inihila na lang ng kasama natin si Kuya Jason, inihila yung existing na screen kung saan eh sira na yung mga existing na screen. Baliwala na rin kasi dumidiretso na yung mga dahon sa gutter. Yung screen na nakalagay dati. Para malinis pagkapit ng black net. Ayan. Salang-alang din natin ng safety nga pala dito sa taas. Kikita nyo nakahangis ang ating mga tropa at naka-lifeline niya. Nakakabit yan doon sa taas. Nakatali yung lifeline niya. Sinisecure lang ni parang Robert ang gutter nating access para pag akyat baba ay siguradong hindi tayo makukulong. Ayan o, ang screen, ang existing na screen niya nasa ilalim kaya pumapasok yung mga dahon. Ang kabit ay nasa ilalim.
Pinako natin yan mga ka-dreamer at tayo ay nagkapit sa ibabaw tayo para yung dahon hindi siya pumasok sa ilalim. Makikita nyo yan, yan pagkakaiba nung existing sa kabit namin, existing na screen. Ito kasi ang ginagamit, yung black knight, medyo maliliit ang mata nito. Ito yung pang ano to eh, pang dagat na pangkuli ng isda. Yung net na to, kaya medyo makunat din siya. Hopefully magtagal ito dito sa roofing natin, sa gutter natin. Kasi ito ang laging problema dito, talagang mga puno, mga dahon, mga sanga ay talagang sa gutter pumupunta. Nagkukos ng plug sa ating downspout, yung mga gutter sleeve natin, talagang pumamara doon. Kaya kung di mo aagapan yan, mangyayari yan, overflow. Hindi kakayanin ang halimbawa kung ang downspout mo ay tatlo lang at nabarahan yung dalawa, di iisa na lang ang gagana. Ihirapan siya. Eh, yun ang cause ng overflow. Ito ang solusyon. Black net. Talagang cover sa gutter. Para maiwasan natin ang mga ganong problema. Ayan. Ito yung ipit. Ipit yan doon sa labas. Para secure natin. Ang gamit namin dyan ay Wapertex. Para sigurado siya. Kailangan habang ding nasa taas tayo mga ka-dreamer, sa isip natin ating ginagawa, minsan ay madulas ang ibabaw ng yero. Kikita niyo pag medyo may mga maitim na parang mancha, parang lumot siya na pag inapakan mo at medyo nabasa ng konti, madulas siya. Yun ang precaution din, delikado baka pag nadulas ka ay talagang kahit nakaharness ay bitin ka doon talaga sa gilid. Delikado, kaya kami dahan-dahan lang dito sa ibabaw. Malapit nga pala ito dito sa gilid sa may yung activity area nila, yung jogging area nila. Makikita niya habang may mga nagja-jogging, makikita rin. Ayan. Okay na ito. Malinis na ito. I-strap na lang dito sa loob ng gutter ang aming ikakabit dito. Ayan. Ayan o. Ang lalaki ng puno dito. Oh. Ayan. Paano hindi mo wala ng dahon yan? Talagang mapuno. Kaya malamig nga lang pagka yun ang advantage, malamig talaga pag magpuno. Pagka maaraw dito pagsilong namin. Ayan. Shout out sa mga team Bananang Maugat. Maraming maraming salamat sa inyong support sa akin. Ayan. Shout out sa lahat. Shout out din sa Marinduki Vloggers. Salamat sa inyong support mga kabayan. Salamat po sa inyong lahat. At mga pala, huwag ninyong kalimutan ang ating konting channel. Mangyari na hindi nyo na ang subscribe button natin at ang notification bell eh, kalampagin ninyo para maging notif kayo sa ating mga bagong video. At magkita-kita tayo sa susunod ng video mga ka-dreamer. At hanggang dito na lang ang ating pag-share sa inyo itong ating kinakabit na nakit dito sa Manila Bulacan Townhouse. Ayan. Salamat po at magkalayo na tayo ng ating mga thank you. Thank you for watching. Paki-subscribe na rin po sa aking channel. Pahit ang bell icon. Maraming salamat. Paalam.